So ito ay ganap at hindi maialis na karapatan ng Diyos na pumili at magpatrabaho sa kanyang mga manggagawa. Pag nagpadala ng manggagawa, ang iglesia, ang Diyos po ang nasa likod nito. Ang Diyos ang kumilo, siya ang nagpaging. Kaya naman, hindi dapat ang iglesia tumitingin sa kung sino yung ipinadala, kundi yung sa Diyos na nagpadala. At ang Diyos, kalimitan, ang ginagamit niya ay ang mga hamak, mga itinuturing na latak, mga itinuturing ng mababa ang lipunan. Ganun ang pagpili po ng Panginoon, hindi lang sa pagliligtas, at maging sa mga mangunguna sa kanyang gawain. So, missionaries, ang mga missionaries, they are not volunteers, but rather they are laborers in God's vineyard. Mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Kaya dapat mapansin natin yung differences between volunteers and laborers. Ano ba kapag volunteer, halimbawa kung yung pastor volunteer, meron siyang tendency na maging arrogant kasi wala naman na siyang pananagutan doon sa mga tao. At saka, nangyayari ay pwede siyang hindi ganun ka-fully committed. So ito po yung mga human tendencies, ano, na kumbaga technicalities ito, okay? Pero as laborers in God's vineyard, of course, nandun yung katalagahan. Nandun yung pagsumikap na magampanan ang task na ibinigay sa kanya. Tumitingin po ako at nagsasalita ako sa human perspective po ito, sa human viewpoint. Dahil nasabi ko naman sa inyo na sa spiritual scheme, ang Panginoon Diyos ang kumikilos. So, kailangan nating laging may panahon para sa mga tupang hinahanap ng mabuting pastol. Kaya nga, kung full-time, missionaries full-time of course, and then maging pastor siya, dapat full-time din, ano? Parang ano yan doctors on call. Yung doctor, hindi dapat siya na maraming pang mga ginagawa mga sideline. As doctor, ay napakahalaga ng tungkulin niya at nag-aabang lamang siya ng mga pasyente na kinakailangang pagtuunan niya ng kanyang buong pansin at pagkilos at pag-aaruga. Kung ganoon sa physical, lalo't higit sa spiritual. Ang nililigtas dito ay yung kaluluwa na pag napahamak ay eternal. Kaya ito'y sinasabi ko, maging sa aking kapwa misyonero, we must be fully committed to this task because this is a serious job. Ano yung ating dahilan? Yung sinabi rin ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 2 Corinthians, so ikalawang Korinto, sa 5:14, sabi doon ay, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. For the love of Christ constraineth us. Ayun dapat. Ang driving force, ika nga. Kapag taglay natin, ang pagpilit na ito, na isang kabig ng Espiritu na pagkilos, tayo ay masigasig na makita ang mga nawala na nakikipagkasundo sa Diyos. Pupunta tayo sa kanila sa pamagitan ng pagmimisyong ito. Kung kaya naman, at bilang punto, isang mataas na dignidad ng isang lokal na iglesia na may mga misyonerong kinakalinga niya. Puntahan natin yung karanasan ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 13, for what is it in which you were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. So ang background niyan, yung nasa 1 Corinthians chapter 9. Pero ang taguran niya sa mga taga-Korinto is, inferior to the other churches. You see, ang lokal na iglesia ng Corinto, kaya sa tinaguraan ganyan, inferior church, because they were deprived of the opportunity to support the missionaries. Kamakailan ay nadiskubrihan ng mga scientists na meron daw bubble around our solar system. So, kung ito'y totoo, ano ang silbi ng bubble na yon? Ay maaari sabihin natin na ito ay protection para doon sa existence and maintenance ng life na nandun sa Earth. Tayo po yon. Merong protection yung ating solar system from outside forces na maaaring makapinsala. So, kung totoo yun, ito'y lalong magbibigay sa atin ng pagpuri. We give God the glory. Pero sa gayon ding prinsipyo o kaisipan, we are also giving God the glory for having this privilege of supporting missionaries.
Ito, napapanahon din ito eh. Kasi alam niyo, nabanggit ko nga kanina sa aking mga kasama dito, na sa social media, malimit batikusin ang mga pastor ng Baptist. Dahil daw ang mga pastor ng Baptist, matatakaw daw sa pera, matatakaw sa ikapo, maganyan. Ganyan nila sinisiraan ang mga pastor ng Baptist. At ginagamit nila yung ginawa ni Apostle Paul na hindi niya ginamit yung kanyang right sa ministry. At sinasaypa nga nila ay si Apostle Paul ay ano siya, tent maker. Kaya meron silang tinatawag na tent making ministry ni Apostle Paul. Na hindi man lamang na tinitingnan yung konteksto nito. Because that was an act of contingency on the part of Paul. Kung titingnan natin yung context na yon, kararating lang niya sa Corinto, galing sa Athens at tumere sa bahay ni na Priscilla at Aquila. Ito mag-asawa na ito, manggagawa talaga ng tolda. At ang tinutukoy ko yung mabasa nyo sa Aklat ng Gawa, sa chapter 18, verse 3. Ngayon, titira siya sa bahay na yon at siya naman din ay try din na yon bago siya nag-mission, yung gumawa ng tolda. Naturalmente, tuturong siya dun sa mag-asawa. May kibahagi siya doon habang naghihintay siya sa ibibigay na task na ilalapit sa kanya ng Panginoon. So, isa pa, doon sa ikalawang Korinto, sa chapter 11, verse 9, may ibang iglesia, and particularly Macedonian Church, tumatakip sa pangailangan ni Apostol Pablo. Tumatanggap si Apostol Pablo ng financial support sa other churches. Kaya nga, kung sa sarilang kaisipan, okay lang kay Apostol Pablo na hindi tumanggap ng tulong mula doon sa taga Corinto, doon sa pinagmissionan niya. Pero lately nga, na-realize niya na mali yung kanyang ginawa, kaya nga humihingi siya ng tawad sa mga taga Corinto eh. At nung kumikita pa si Pablo, ibinabahagi niya yung kanyang kinita sa mga kapwa niya manggagawa. Sa halip na sabihin niya doon sa mga kapwa niya manggagawa, hoy, magtrabaho din kayo. Hindi ganun. Sapagkat nalalaman niya kung gaano kahalaga ang pagiging laborer sa ubasan ng Diyos. Kaya huwag kang masiraan ng loob, ano? Kung ito ay parang sa mga iba, sa mga outsider, ito ay bagay na katitisuran ang sumuporta sa ministry. Patuloy mong suportahan ang ministeryong ito. Ito'y alang-alang sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. And I personally thank Valley View Baptist Church for being sensitive of the needs of her missionaries. Meron kayong inisyatibo sa mga bagay na ito. Yamang nalalaman ninyo ang prinsipyong iniwan ng Panginoon doon sa Lucas 17, for the laborer deserve his wages. Right now, God is preparing another worker in the person of Andrew James McQueen. So, mukhang imported pa, di po ba? Dati, intern lang siya dito. Kumilos ang Panginoong Diyos. Siya ang nagdala sa kanya dito sa atin. Nabautismo siya. Naging membro siya ng Valley View Baptist Church. Hindi na siya intern. Worker na siya.